Yan. Good morning mga kasabong. Yan, magbablog ako ng konti ngayong umaga. Actually, naghihintay kami ng magbabanded ngayon. Meron akong mailang local na ipapabanded. Ayan, ito. Inaanda nga itong mga pang-vaccine afterwards. Ayan. Dahil diretso na po sila sa Alpasan. Diretso na po Alpas yung mga ibang pinababanded namin. Dito sa amin, local to. Actually, ang local ang isa sa pinaka-county ang laban. Baka ho din. Baka ho, isang laban lang dito, apat na manok lang sa isang taon o sampo, pinakamarami. Sa local ha, dito sa local association sa Quezon. Ayan. Yan, ikot muna ako. Meron akong magandang topic na pag-uusapan ngayon mga kasabong. Kahit anin ako pa inaanod itong microphone ko dito sa ano. Para hindi masyado maingay yung mga mata. Ayan. Alam nyo po mga kasabong, dito, marami akong nakikita ngayon na mga dati kong kliyente na ngayon na ngayon po ay mas marami pang mag-breed sa akin. No? I think, nasa... kasi ako kung mag-breed ako sa isang taon, baka 1,000 lang. Kasi ako dito, hindi na masamaliit yung space natin. Actually, malaki po ito. Hindi lang namin mapuno ng manok. Talagang napakalaki pa po ng bakante. Kaya lang, ako kasi, nandun ako sa breeding eh. Alam nyo po ako, pinaprioritize ko po yung bloodline at saka yung consistency po ng panalo ng bawat pinibreed ko. So, yung pong ibang kliyente, mga naging ibang kliyente ko, which is malaking breeder na rin ngayon, endorser na rin ngayon. Actually, nagbe-breed sila. Talagang napakarami. Eh, sila po'y nagpapalaban, sila po'y lumalaban. Pero alam niyo po, minsan sa 10 entry nila, 10 entry, isa lang ang champion. So, dinadaan po sa bilang, sa dami. So, eventually po, pagka po ganun ang sistema nyo, talagang makakaano ka rin. Makakaipon ka rin ng champion. Kaya lamang sa talo. Tapos, for example po, dahil po hindi kahanson sa ano mo, hindi sila masyado sa breeding, salang ng salang, produce ng produce, bili ka kay ganito, bili ka kay ganyan, ng mga linyada, sa tingin mo, magaling na. So, hindi na masyadong tinitingnan, hindi na po nagiging masyadong hanson dahil mga, pwede mo sabihin, mga big time naman talaga. So, hindi po kagaya natin na araw-araw ay nahawak tayo ng manok. Sa bawat isasalang natin sa isang maliit na breeding pen ay iniisa-isa ko pa. So, sa madaling salita po, ibang client natin, talaga po ano sila, mga financially ano po sila, mga mayayaman na po bago pa sila na gano'n ng mga manok, no? Nag-breed ng manok. Edi yun nga lang, sabi ko, pwede kayong mag-breed. Pwede rin ako mag-breed as many as I want. Kaya lang, hindi ko po binibreed yung alam kong maano lang sa ano, mapapabayaan lang. O yung pong i-score ka lang ng napakadaming talo. So sabi ko nga po, ako pag nag-entry po ako sa isang big event, pinakamadami na po yung dalawang entry. Tapos sa dalawang entry po na yan, minsan, pasok pa po parehas yan, dalawa, sa finals, hanggang finals. O yung po sila, mag-entry ka na 10 sa isang elimination. Sila ha, 10 sa isang elimination bago isa makakapasok. Ibig sabihin, mas lamang po natalo. So, okay, ganyan po yan. So, ganyan po sabong, no, mga kasabong. Ganyan po talaga sabong. Either dun ka sa paglalaban mo kasi nagpo-promote ka at magpapalaban ka. Kaya ka kailangan mag-breed ng marami. Or piliin mo yung side na hindi mo kailangan maging magastos sa breeding mo, which is hindi mo kailangan mag-produce ng ganung karami. Sa tingin mo, i-produce mo lang yung tama para sa'yo, yung kakailanganin mo, tsaka yung konting sobra para dun sa pambenta mo, para makapag-start ka ng negosyo sa pagmamanok. Yan po yung magandang ano, advice para sa akin, no. Ngayon, ako po nung nakaraang expo, actually nakita ko po yung ibang kliyente ko doon, may mga sariling booth na din sila.
okay, may boot na din sila. Nakita ko, kaso hindi sila masyadong nabibilan ng tao. Kasi may error din po eh. So sasabihin ko na. Ayun, nakita ko. May konting error din po. Ano po eh, kasi alam niyo po, yung ibang kliyente ko, nung nagsisimula sila, tinuruan ko naman din sila ng tama, ano? Sabihin, lahat ng advice, good advice, binigay ko din naman sa kanila. Okay, ayan po mga sabong ha. Yung time po, dumating po yung time, nag-shortcut sila. Nag-shortcut. Ibig sabihin, yung pong ako, kung paano po ako nagsimula, ay tinignan nila kung saan ako bumibili noon ng mga materyales. Hindi, kumbaga sa ano, nag-shortcut sila. Nag-direkta sila sa mga dating nakukuhanan ko nung time na nagsisimula ako. Pero, hindi nila inalam kung ang nabili ko na yon ay kung binred ko ba siya na ganun lang o dinevelop ko. So, yun po yun. Dinevelop ko po yung mga manok dito. Kaya po, akala ng iba, pagbibili sa inyo, ay kung doon pala bumibili si Boss Mike, ay doon na rin tayo bibili, ay mali po. Alam niyo po, nasa individual selection yan. Eh. Oo, gaya ko, no? Pupunta ako doon, hindi naman ibig sabihin, kung yung nabili ko, hindi naman ibig sabihin, yun din ang makukuha nyo, kung sakali man, ha? Sa mga nabibilang ko noon, sa mga unang mga taon ko, yung mga early 2000 pa yan, kasi 90s pa, nagbibreed na ako eh. Nagkaroon nga ako ng mga Bong Pineda nung time na kalakasan ni Bong Pineda yung mga bullet noon, which is up to now ay napakalalakas po na na-acquired naman ng ibang breeder pero nawala na kay Bong Pineda. So may mga ganyan po talaga. Si Bong Pineda po, tingin ko wala na sa kanya yung magagaling niyang bullet. Pero marami po nakakuha nung time na yon na dinevelop po nila. The up to now, nagpapanalo po sila. Yun po ang pinakamagaling na bullet na na-acquired ko. Kahit sa present time, sa tingin ko, sila pa rin yung pinakamagaling na bullet. Yung pong sikat na money maker doon ngayon na ano, tingin ko, kung ikukumpara namin yun noon, yung bullet na yun. Kasi up to now, meron pong may hawak ng bullet na yun na dati pong breeder ni Bong Pineda na ibig sabihin, sa pagmamanok niya, nabigyan po siya na pag-tatrabaho niya kay Bong Pineda, naka-acquire din po siya ng bullet. Na-breed niya up to now dahil maayos ang breeder. Mga malalaking tao ngayon ang bumibili sa kanya ng mga bulig na yon. So, buhay pa po ang bulig na yon ni Bong Pineda. Kahit po wala na kay Bong Pineda, ibig sabihin, yung pong pagde-develop ng bloodline at pag-maintain ng bloodline na yon, mahusay po yung nakahawak. So, ganun lang po ang pinapaliwanag. Dito po sa akin, kahit po nabilita. Siyempre, hindi naman pwede susulpot na lang ang manok dito. Bibili po tayo ng materyales. Yung iba imported, yung iba local din. Pag may nagustuhan kayong super, pwede niyong bilhin sa mismong event, sa mismong derby winner, ganyan. Mga ganyan po yung diskartihan ko noon eh. Nasa mga big event ako, pag may nakita ko nanalong super sa nagustuhan ko laro niya, sa Pitmaster o sa World Slasher, misan kung sa ako pong nilalapitan yung mayari ng manok, bibiling ko yung manok niya kung may bebenta. Ganun po ang ginagawa ko tapos i-breed po natin. Okay. So, ang pamamaraan po sa pag-breed talaga ay may kahabaan at walang hangganan. Ngayon, sabi ko nga po, ang pag-maintain ng bloodline, yun ang isang pinaka-importante, ang pag-maintain at ang pag-de-develop, yan po ang pinaka-importante, yung pinaka-breeding. Ngayon, sabi ko nga po, pwede tayo mag-breed, pwede ka mag-breed as much as you want. Kaya lang, yung kaya ng kakayanin po ng expenses nyo. Kasi sabi ko nga, may mga kliyente ako, edi sabi ko nga, nakita ko sila, nagbubot na nga sila. Kaya lang, ang mali po doon, sa ibang ano, tuturuan ko po kayo ha. Ayan, baka mapanood po ng dati kong kliyente na nagbubot na ngayon. Lumalaban ka. Ayan, si Boss. Boss FP. Ayan. Boss FP, lumalaban ka. May pera ka naman. May resources ka. Marami ka ng kaibigan. Marami ka ng breeder na kaibigan na pwede lapitan. Nagbe-breed ka rin naman, nag-e-expo ka rin naman, lumalaban ka rin naman. Gumawa ka na ng sarili mong pangalan. Ibig sabihin, yung binibreed mo mga linyada,
pag gumawa ka ng timpla, ilagay mo na sa pangalan mo. Advice ko ito ha. Tuwing mag-entry ka, ilagay mo na sa pangalan mo. Kapag magano ka na ng bloodline mo, total breed mo yan, ilagay mo na sa pangalan mo. Para po pagdating sa expo, pag nag-expo kayo, pangalan nyo po yun nandun. Hindi po, pag nag-expo ka, may sarili kang pangalan, may sarili kang backdrop, pero sa harapan mo, nakalagay, yung bloodline po nung binibilhan mo. So, kahit anong gawin mo, kahit pa sabihin mo, maka-champion ka ng marami, ang pinopromote mo ay yung mga bloodline na binili mo sa iba. So, bago sila bumili sa'yo ng manok, bibili na sila doon. Ayan po yung advice ko ha. Ngayon, ang dami mo namang sariling blend. Ang dami, gumawa ka na sarili mo din yada. So, siguro naman, at hindi naman siguro masama doon sa napagbilhan mo, kung sarili mo ng breed yan, na ilagay mo na yung pangalan mo instead na yung pangalan ng farm niya. Kasi, nasa expo ka, may sarili kang boot, pero nakalagay sa, ano mo, yung ano ng ibang farm. So, okay lang kung ayaw mo, talagang ano, kung hindi ka naman talaga focus sa sarili mong palahi mo. Kasi ang sabong kasi, either nagpo-promote ka lang para sa maraming palaban mo, or you want to have your own name. So ako po, dito sa farm ko, lahat po ng kliyente ko, pag sinabi nilang Boss Mike, may ginawa akong ganito. Sabi ko, i-breed mo lang yan. Tapos, bigyan mo na sarili mong pangalan. Pag nagpanalo yan, sa'yo na yan. Ayan po ang tamang advice ng ano isang honest breeder na tinutulungan niya po yung kliyente niya na maging makilala siya sa sarili niyang paraan. Kasi, magbe-breed po na magbe-breed yan. Sa banwala po ko sa head, hindi. Pag ako nagiging successful yan, dito pa rin kukuha yan. So, hindi naman po nawawala sa akin yung kliyente. Kumukuha pa rin sa akin, at the same time, sumisikat siya, nagkakaroon siya ng pangalan niya. So, tinuturoan ko pong gumawa ng sarili linyada, kung pa pa. Yan po yung tama. Okay. Okay, mga kasabong. Ngayon dito, okay na tayo. Ayan. Ito, matinding advice ito para doon sa mga kliyente kong may boot na sa expo. Ayan po ha. Kasi doon, marami akong nakita doon. May nakita nga akong dati kong kliyente doon. May nakita din akong iba na hindi ko kliyente, pero iba rin yung nakalagay. May sarili siyang boot. May sarili siyang backdrop. Nandun yung pangalan niya. Kaya lang, doon sa harapan, nakalagay yung kung anong blood, kung kaninong farm nang galing yung manok niya. So sabi ko nga, ay siya eh, nandun din yun. Yung farm na nakalagay din, nandun din yun, bago bumili sa'yo. Ayaw ko sabihin sa kanya, bago bumili sa'yo yung manok niya, didiretso na doon sa nakuhanan eh, nakalagay sa harap mo yung pangalan ng ibang farm eh. May sarili kang boot. So yun po yun, mga kasabong ha. Lahat naman tayo, nabimili po tayo ng materyales. Kung kani-kanino. Pwedeng local, pwedeng imported. Pero, try as much as possible na mag-develop ka po ng sarili mo din yada at may panalo mo ito ng marami, tapos ibigay niyo po yung pangalan niyo. Kahit pa po sabihin niyo nasa negosyo lang kayo ng pagpo-promote o pagbebenta po ng at pagpo-promote, pagpapalaban o yung purpose. Pero karamihan po naman gusto rin magbenta, lalo na po kung mag-breed ka ng 4,000 heads sa isang taon. Ayan. Ako, dito, kasabong, ito nga, sabi ko nga, pag nakita nyo itong total area ko, ito, puno na siya ng manok, ng lagay ng manok. Meron po cording area, may 3x3. Pero meron pa po bakante doon sa parting dulo doon na pag-aari lang po ng lolo namin na pwede naman po namin talaga lagyan. Kaya lang, hindi na po namin mapuno ng manok. Hindi na po namin napuno. Kasi sa tingin ko po, yung binibreed kong 1,000 pataas, 1,000 po, no, sa lalaki lang po yon. Ang babae po, usually, lagi pong equivalent. Kung anong dami po ng lalaki, ganun po ang babae. Kaya lang, hindi po kasama sa bilang yung babae sa isa po. Di sabi ko nga, dito kasi, minimaintain ko yung sa bawat taon,
tinitry ko ma-develop at ma-maintain yung pinakamagandang linyata. Yung magiging consistent po sa panalo, kasi karamihan po ng kliyente ko, meron po dyan na talagang personal use lang, tapos meron naman pong iba dyan, meron pong iba dyan na ayaw po nila ng mahigit sa tatlong linyada ang hawak nila o apat na linyada dahil nahihirapan po silang magpaikot-ikot sa bloodline. So para po hindi sila naliligaw, either dalawang bloodline lang o tatlong bloodline lang, alam na nila kung saan sila magkocross o magbibreed. So marami pong kliyenteng ganyan na binabantayan ko ang breeding nila kahit ganyan lang. So hindi po sila napapabayaan. Okay. So, patingin nga yan, Mateo. Anong hawak mo? Patingin nga. Hindi lang. Okay, so, mailan lang po ito sa binibreed namin. Ano ito? Ito silver bullet ka naman. Okay. Okay, tingnan niyo po ito. Ito po yung mga kanaway namin na binibreed ko, dinevelop ko. So, mapapasin niyo po, putin pa po ito, no? So, ito. Sasabihin ko po sa inyo ang kung ano pong blend nito. Ano, yan. Ayan po mga laban na ganyan. Marami po kayo nakitang ganyan. Ay, sa dami po ng bago ko po yan nilabas sa publiko o sa mga kliyente ko, nasubukan po muna namin. Nilaban po namin sa derby. Okay, sinubukan, nanalo, maayos, malinis, marami, maganda ang cutting. Nakita na po ang magandang ugali. Pangit na ugali, meron din yan. Yung po ay original na nung mag-breed po ako ng kanaway, originally, kumuha po ako kay RRCN. Yan. Kay boss Richie o Boldo, no. Kumuha po tayo ng kanaway which is dark leg sila sa kanya. Okay, tapos hindi po putim pa ayon. Kaya po yung sabi ko, dinevelop ko po 'yon. Okay, nilagyan po natin ng John Bishop Kelso ko. Tapos iniba po natin yung galaw ng paa nila, yung cutting nila mas naging maganda po. Dinevelop ko muna yung actually marami po doon salbahe. Yun po yung maraming lahi ng RRC nila yon. Dahan-dahan po natin tinanggal yon hanggang sa mawala po yung mabawasan po yung pagiging medyo man fighter nila. So yun po ah. So meron po yung blend ng gel. So tapos dinevelop ko po pa konti nang pa konti, paalis na po yung dark legs niya, halos nagiging light fit na po sila. Dine-develop na po natin. So, yan po yung sinasabi ko sa inyo. Once na nag-breed ka at gumawa ka ng sarili mong timpla, pwede mo na pong bigyan ng sariling pangalan. So, tinawag ko po yung silver bullet kanaway kasi dahil din sa kulay na parang mamuti-muti sila, silver bullet. Pero, kanaway pa rin sila. So, hindi po siya silver bullet na bloodline kasi meron pong originally sa mga Amerikano, meron po tayong original na silver bullet gray sa mga breeder na Amerikano. Talisayin din po sila. Parang silver gray nga po sila. Kaya parang silver gray, silver bullet ka na. Man, tewa ka na. Ano pa yung hawak mo? Yan, pakita ko pa isa-isa lang. Tewa ka mo lang. Okay, ito po ay, aside lang para makita. Yan. Ito po ay Sigoy White. Trade ko mga isa na ito. Pero meron ding tigom niya. Ito po, yellow peat. Okay. Yan po yung mga in-harvest naming mga format na mga ganda, no? Okay. So, yung sigoy natin, na vlog ko na po yan. Alam naman na napagkuhanan ko niyan. Isa pong retired na US Navy sa pangalang Sigoy, Boss Sigoy ng Arayat, Pampanga. So, si Boss Sigoy po, ang blend po ng manok na ito ay natumbok lang din. Natsambahan niya, natumbok lang panalo. Grabing performance ito nung unang makita ko kasi stag sila. Nilaban po sa cock derby. Four cock. Four stag ang dala niya. Hindi four cock pero ang laban na ay cock. Nagpanalo po sila. Hindi sila nagsugat yung apat. Tapos ganyan po tayo nang gigil. Na kailangan makabili po tayo nun. Puti na yon. Tapos napagalaman po natin na si Botigoy nung time na yon ay retired siyang US Navy. Na may ranggo. Ngayon po ay presidente na po siya ng isang electric company. Isa sa mga pinakamalaking electric company sa Pampanga. Okay, so hindi pa po siya presidente dati ng isang electric company sa Pampanga. So big time po talaga si boss. Sabi mo nga, hindi po nagbebenta yun kasi namimili din po ng panlaban niya yun at nagpapalaban din. So yan po yung isa pa sa mga nakuha natin.
Okay. Gray. Pakuha ng gray. Sige. Papakuha pa ako ng gray. Ayan, mga sabong ha. Sabi ko nga po sa inyo, yung pong Haskell, pwede rin natin. Pagkatapos, yung Haskell, no? Ano, Mateo? Oo. Okay, yung Haskell natin, napakaganda po ng kwento niyan. Bali, yung Haskell po, maraming pinagdaan ng hatch yan. Okay, kuha ka na muna ng hatch. Hatch na muna. Okay, nagsimula po yan. I think nagsimula po yan, yung hatch namin. Bali, four-way hatch po yan eh. Yung pong Haskell, yung una po, nagkaroon po tayo ng bone crusher na naka-apat na panalo. So, marami pong nakabili sa akin noong time na nandun pa yon, buhay pa siya. Marami pong nakabili ng bone crusher, kaya marami pong kliyente. Hanggang ngayon, meron pa rin nahanap sa side ng bone crusher lang. Ngayon, nagkaroon din po tayo ng Gilmore. Yung pong Gilmore naman, 3-time winner. 2-time siya sa Manila, sa isa sa Pasay, isa sa Pitmaster, tapos meron pang isang panalo po dito sa Quezon. Nagkaroon po tayo na marami pong nakabili niyan sa mga Gilmore na yan. Actually, maalala ko, meron akong kliyente noon na isa sa Mindoro. Kumuha siya ng 3 stag noon. Nilaban yung 3. Nanalo yung 3. Ang hindi ko talaga makakalimutan doon, alam mo kung bakit. Dahil yung 3 po, lahat ay nakakuha ng past skill na premium. Magkakapatid, hindi ko lubos pa isip, mabilib-bilib talaga ako doon sa naghanda at bumili noon. Boss Mike, yung 3, lahat nanalo, lahat may premyo, fastest kill. Grabe, sabi ko, ganda po. Pero di kami naman po, tuloy po ang develop ng mga panukasin dito. Tapos, nagkaroon po tayo ng Tyson line. Ayan, yung mga taga-Samar, ang isa sa mga pinakamarami nakakuha ng Tyson, nakatatlong panalo din po siya, pero straight comb po ang itsura ng isa na ito. Yung Gilmore pala, medyo dark side. Tapos yung bone crusher, ito yung may light sa pulok. Tapos yung pong kahuli-hulihan na pinasok kong hat sa kanila ay yung pong na-import natin na hindi naman po nilabat. Imported po siya na bilirubble hats na na-acquired ko po kay Travis Clark through the help of my friend and mentor, Joey C. Nung pong nag-US tour sila, nagpapili po ako ng 2 manok kay Travis Clark. Noong time na yon, kasikatan po ni Travis Clark. Kasikatan. Nagpakuha po ako ng isang hatch. Yung pong binigay sa amin, yung Billy Ruble hatch na pure and late po niya. Talagang small station lang. Saka yung tagal ko po bago ko nakakuha na ng maayos na similya na develop ng maganda sukat. Medyo matagal po ang pinagdaanan. Tapos yung pong isa pa ay isang Roy Grace Kelso, which is Kelso of Full Power. Yun po yung isa sa mga interest ng John Bishop natin. So, saka ako na po history ng John Bishop natin. Okay, marami po kasi tayong mga manok dito na napakaganda po ng mga pinagdaan. Okay, ang isa po na ito ay isa po nga, yan, isa po yung Haskell. Yan. Kung mapapansin nyo ito, medyo light. Meron siyang light dito. Pagka po meron siyang light na ganito, kahit po four-way hatch yan, kahit po four-way hatch ito, meron po itong, mas namang po siya sa dugo ng bone crusher. Tapos bigon po siya. Okay, sige. Ayan. Ayan po ha. Ayan. So, sabi ko nga po, medyo malalim po ang grading natin. So mga kasabo, alam nyo na pagdating sa negosyo sa manok, nasa sa inyo na po yan. Either mag-breed po kayo kung napakarami, pwede po kayo mag-breed ng as much as you want, as many as you can. Pero sa wag niyo pong hayaan mawala po yung ano natin, yung consistency ng panalo ng bawat linyada. Kaya po sabi ko, mas maigi pong minsan mag-breed lang ng tama pero lamang sa panalo kaysa doon sa mag-breed ka ng napakarami. Dadalhin mo sa maraming entry sa isang labanan, okay, nakakakuha ka ng champion sa dami ng entry, kaya lang lamang ka sa talo. Mga kasabong ha, lamang ka sa talo. Marami pong ganyan, lalo na po sa mga big boss natin, mga farm, mga big breeder natin na naglalaro po sa WPC. Yung pong mga araw-araw may laban, araw-araw, linggo-linggo may derby. Bugbog po eh, kung meron po kayong talagang sapat na investment financially, so umaapaw ang pera nyo. Kung gusto nyo, laban lang ng laban, pwede po, pwede naman po talaga yon. Oh, ano, kapatid?
Ito po yung gray. Ito po yung isa sa pinakamaraming gray. Meron ba tayong hiraw ngayon? Sige, papakita natin. Tsaka yung green legs meron, diba? Okay. Ito po yung isang gray natin. Okay. Itong gray po na ito, ito po yung three-way gray. Ito po ang isa sa pinakamaraming breed ko ngayon taon dahil nung nakaraan, ito pong nakaraang event, mga nakaraang event namin. Isa po sila sa pinakamaraming performance na napakaganda at napakagaling. Okay. Kapag ka po white pitch ang lumabas na ganito, yan, kulay puti po pa, silver bullet din po ang tawag namin dyan. Kasi meron po siyang blend nung aking silver bullet na sarili na po, hindi na po kanawa yung silver bullet na po. Meron na po siyang blend ng silver bullet ko, kaya nag-white pitch siya. Tapos, kapag ka po nakakita naman kayo ng green legs, ibig sabihin, mas lamang po siya sa Larry Romero gray. At saka, pag nakakita naman po kayo ng hiraw, meron ba? Pag nakakita po kayo ng hiraw, mas lamang po siya doon sa tinatawag kong Melsims gray. Okay, pero isang ano po sila, isang strain na po sila. Isang bloodline na po sila na dinevelop ko. Ayan, pinapakita ko isa-isa mga kasabong ha, kung paano sila binuo. Tapos yung Joe Black, ay sigat na po yung Joe Black natin. Actually ngayon po, may parating po tayong kliyenteng kukuha nito mga... Okay, tuwan-tuwa po ako, no? Kasi ayaw, ito yung tao ko, nasa malayo. Tuwan-tuwa po ako kasi kahit po ito pa lang yung na-harvest ako. Kasi hindi, kakaya ngayon, hindi na naman nag-harvest kasi nga po may parating na tao at magbabanded. So, naghuli po sila kanina, hinihintay lang yung magbabanded na yung araw. So, mga kasabong, sabi ko nga, yung 1,000 manok, kung hindi pa sapat para sa iyo yan, ewan ko na lang. Pero, kasi, mame-maintain mo yung magandang score. Ewan ko lang. Ayan, patipagita. Okay, ito, hero. Medyo hero to. Yan. Tapos mo ng konti, Mateo. Yan. Ito po yung hero side. Dark legs din sila. Dirty black legs po sila. Yan. Hero po yan. So, sa mga laban po namin, may mga ganyan po kayo makikita. Actually, yung isang hero namin ay two-time winner na yung huli. Hindi pa nagsugat, no? Bulls tag lang po siya. Yung isang hero ko, kaya ako po ito pinarami din. Dahil na ano din po yung panalo. Tibay po sa panalo. Yung huli po namin nilaban na hero sa side po nito ng gray. Sige, Mateo. May green legs ka, Mateo. Sige, subukan mong tignan. Yung nilaban po namin hero, yung uling pagkapanalo niya, 6 years old po ang kalaban. Minamagaling pa po ng kalaban ng mga Alcala yun. Mga Alcala po na kalaban natin dito. Talaga po matitibay yung mga yan kasi magmula pa po kay Congressman Kulit. Si Congressman Kulit, yung po yung dating naban sa ano eh. Kung naalala niya, may naban po sa Pitmaster dati. Sa Resort World, gawa ng binunod po yung entry. Ako si Congressman Kulit yun noon. Nung kalakasan niya. No? Magsimula po kay Congressman Kulit ang mga sabong sa kanila. Tapos yung sumunod na po yung mga ibang family. Kalakasan pa po ni Congressman Kulit. Idol, amo ko rin po yun. Nakapagod ko rin po yun. So, yun. Tested na tested po yung mga ano namin na ito. Yung mga gray namin na ito. Nakakalaban po namin ng mga Alcala ngayon dito. Ngayon sa mga pinakamatitibay dito sa amin. Okay, mga ano po sila, mga politiko po sila. Okay. Namimili din po ng manok. Karamihan po. Tapos pilipili po yung kasi pag namimili ka nga naman ng manok, ay kung bibili ka nga naman, talagang lalo na kung lumalaban ka, pilipili po talaga yung nakukuha nila. Okay, ano yan? White chocolate. Napakita ko white chocolate. Ito isang variety lang ng ano namin. Isang variety lang po ng sigo ito. White chocolate po siya. Tapos dark legs na po siya. No? Sigoy pa rin po ito. White chocolate. Dami pa dito, ano? Yung mga Joe Black, hindi na napakita. Tsaka, yung machine kelso natin, JBG. Sige. Ayan, ang gaganda po. Ayan, mga kasabong, ha? Tinuturuan ko kayo kung paano kayo pagdating ng araw, kung paano kayo makikilala, at kung gusto nyo pasukin ang negosyo ng pagmamanok, pag-breed, ito po yung ina-advise ko talaga. More or less talaga, mag-focus muna kayo sa
sa linyada nyo, pagka po nakuha nyo po yung nakakuha po kayo ng matinding consistency ng panalo, yun po yung paramihin nyo. Tapos ilagay nyo po yung pangalan nyo. Okay. Ito po yung isang machine Kelso namin. Trade ko po yan. Okay. Ito po ay throwback din ng John Bishop Kelso. Okay. Yung pong machine Kelso ni Sunny Lagoon, iba pa po ito. So, iba pa po yan. Okay. Ano? May dumaan. Siguro may tumasok. May nagingay po kasi ng manok doon. Makakako may nakawala. Ayan. Ito po, marami akong video din ito ng mga straight cone Kelso na ito. Magaling po yan. Yung mga throwback po ng PCOM na JBK na ganyan, hinihiwalay ko po ang pamilya para po maparami din namin. Pag nakitaan ko po sila ng kakaibang galing na sa tingin ko papasok sa standard ng pitmaster, ay pwede po paramihin. Ayan po, kaya po ako, kahit hindi po ganun karaming binibrin natin na manok. Sabi ko nga, kumpara sa iba, nagbibrin ng 4,000 hanggang 10,000. Isipin nyo gano'ng karaming pinoproduce nilang manok. Tapos marami din po silang ano. Ay, sa tingin ko po, dahil breed sila ng breed eh. Tingin ko po, dahil sa ganung karami, marami silang basura. Tapos yun po yung isa nilalagay nila sa 8K. Yung mga regular price na sinasabing dito pagpipilian nakahiwalay na, tapos nakahiwalay. Hindi naman po pwedeng alam niyo po sa lahat ng my farm, kahit po si Sir B-Boy, hiwalay ang class A, class B. Tapos yung iba may class C, class D pa. So, sa isang farm po, kapag po binigyan kayo ng regular price na 8K more or less na ano na po yan, nakahiwalay na po yung class A nila doon. Opo, magastos po ang ano ngayon, magastos po pang patuka ngayon. Ayan mga kasabong, hinihintay lang namin yung magbabande. Tapos dito po pala mga kasabong, sa pang-i-add ko, no? Wala pa importante po nito. Alam nyo po, sa isang manukan, o sa isa po magbibid, depende po kung nasaan location kayo. Dito po sa amin, kagaya po niyan, may gitbuan na pong hindi naulan, aambon lang. Ambon lang talaga, hindi naman ulan. Tapos, natutuyo po dito. Pero pagka po umulan, kulay green. Ngayon, siguro naman, marami kayong nakikita mga breeder na nagbe-breed na yung kanila, pag nag-harvest sila, kompleto na buntot, maganda balahibo, kasi iba po yung moisture sa kanila at yung tipong hindi rin natutuyo ang lupa na ganito, hindi rin po na ganyan. Yung iba naman po, talagang kasi po ngayon, wala pong masyadong ano dito ngayon. Nakatali po dito yung mga winner na balda. Yun lang po yung mga nakatali ngayon dito. Wala pa po tayong natalian dito sa isang courting area na ito. Sa iba po kasi, dinidiligan po nila kahit walang manok. Kaya hindi po natutuyo kung sa area nila na dry den. Ngayon sa ibang lugar naman, talaga pong hindi ho nawawala yung damo kasi doon mismo maamog o malamig tapos maulan din sa umaga. Meron naman pong iba, hindi natigil ang ulan sa kanila. Problema din naman pag hindi natigil ang ulan, puro ulan. So, minsan po, kung saan kayo naka-location at kung ano po yung climate nyo dyan, kailangan kayo mismo mag-adapt para po yung mga alaga natin hindi sila mapabayaan. Tayo po yung nag-a-adjust kasi hindi naman po natin mababago yung langit, ano? yung ating weather. Wala tayong ganung ano. Kung meron lang edi sana green na green din po lahat ito. So hindi po lahat green. Kaya po ako nung time po na nagsisimula ako dito, wala po actually mga puno diyan, walang punong mangga, yan maliliit pa po lahat yan. Problema ko nga po dito dati yung malimit ako nung ma-heat stroke at sayang yung manok. Talaga po noon, yun ang problema ko dito dahil wala pa akong masyadong talim. Nahi-heat stroke nga po yung mga manok ko noon. Sobrang init talaga dito sa amin. So, yun po, ang ginawa ko, noon tanim po na nagtanim, lumipas po yung mga taon ngayon, malilong na. Pag dumarating po yung taginit na ganito, tagtuyo, nabibitak po yan ha, yung lupa po na yan, parang
Akala mo may earthquake dito sa ano, nang lalaki po ng bitak ng lupa, malalim. Ganyan po dito pagka summer. Yan, ngayon po ay malilong na malilong na. Ayan, oh, dahil napagtsagaan ko pong tamnaman lahat itong pinaglalagyan namin ng manok. Ngayon, lumaki na po yung mga tanim namin. Mga buko, mga fruit-bearing trees, iba-iba. Meron po ako dito ng avocado, chigo, mangga, longgan yata ito kung tawagin. Lahat po alos ng ano, dahil mahilig din ako sa mga fruit-bearing trees. Ayan. Ngayon po, kahit po tuyong-tuyo po lupa, ibig sabihin, hindi na po kami namamatayan dahil sa heat stroke lang. Sa sobrang init po dito sa amin. Kaya mga kasabong, yan po yung ano. Kaya po, yung makikita nyo minsan, nakala nyo mas healthy sa kanila. Hindi naman po, actually, yung sa amin, batak sa init. Ha? Ang sasabihin po nating healthy manok talaga, yung pong hindi siya nagkasipon mula sisiyo. Yung po yung lagi ko namang pinagmamalaki dito. Kaya nga po nagbablog ako doon sa mga maliliit namin hanggang sa paglaki. Para nakikita nyo silang, alam nyo pong hindi sila nagkakatama ng marami. Hindi po tinatamaan na sipon. Yun po yung, kahit po hindi pa po ganung aganda ang balahibo pag unang harvest namin. Yun naman po yung pagka po na, na harvest na sila hanggang sa nahuli na sila, doon na po namin sinisimula na magagandahan ng balahibo nila kasi mapapaliguan sila na madalas. Tapos mabibigay na po lahat ng magagandang pagkain. Kasi sa growing stage nila talagang dos lang, wala pang halo. One lang, two, tapos three. O pagdating po sa stagna, pag na-prigo na po yan, makakatikim na po ng mga masasarap na pagkain niya. Red cell, yan, yung mga supplements, vitamins, truck. Yan, makararamdaman niya na po yan. Kaya sa paganda pa po lalo yung ano niya. Yung magiging kondisyon ng katawan niya. Pagka ako nakapasok na siya sa pregon. Tapos, edi yun nga po sabi ko, importante kasi sa growing stage niya, hindi siya nagkakasipon. Ayan, mga sabong ha. Yan po yung pinaka-importante. Ayan, nandito na tayo sa loob. Malilong dito. Ayan. Dati po, hindi ka makapaglakad dito. Napakainit. Ayan, siyempre hindi naman pwedeng puro halaman lang, no? Kaya kailangan meron din pong side na naarawan din sila, mga kasabong ha. Hindi naman po maganda yung silong na silong po yung mga manok natin. Kailangan po talaga nasisikatan din po sila ng araw. Nakakatikim po sila ng init. Yan po yung isa sa mga pinaka-importante din. Tama, no? Kasi sabi ko nga, kung yung iba lumaki sa bundok, malamig, maganda ang balahibo nila. Dito naman, lumaki sa araw. Ang manok, batak na batak sa araw ang paglaki. Ang paglaki po ng mga manok dito, batak na batak sa araw. Kaya dalawang klaseng matibay po yan. Isang matibay sa nature na lumaki sa bundok. Malamig, madamo lahat. Dito naman, lumaki sa batak sa araw, bilad na bilad. Kaya kasabong, kala nyo ha? Akala nila, makukuha sa pagandahan ng balahibo yan. Ako, matibay po ang manok dito. Unang-una sa linyada. Tapos sa handa. Ayan. Bloodline. Ayan, mga kasabong. Okay, mga kasabong. Sana may natutunan kayo ngayon sa akin. Lalo na doon sa mga kliyente kong gustong pagdating ng araw. Gusto rin makilala at magkaroon ng booth sa expo. Sikapin nyo pong mag-develop kayo ng mga linyada nyo magagaling. Kahit po galing dito, ang mga dinevelop nyo, hindi naman kailangan ilagay nyo 4 lines o bloodline of 4 lines. Ganun, hindi naman. Kailangan po may, pag nagkaroon po kayo ng sarili nyo booth sa expo, sana makita ko po yung pangalan nyo at kahit po hindi nyo, alam nyo po yung mga bloodline ko rito. May pangalan po eh. Hindi nyo na kailangan nilagay pa yung 4 lines. Sa totoo lang, no? Sa pangalan pa lang ng manok, sa linyada pa lang ng manok, malalaman na po ng iba. So, pagka po ganun, nagsisimula kayo, ang advice ko lang po, syempre, babaan nyo po yung presyo nyo doon sa presyo namin. Para po dumami muna yung kliyente nyo. Tapos, ang kinagandahan po nyan, pag yung naging kliyente nyo, nagpanalo din sila, sa inyo na po kukuha. O, di ka po, di ka kasi mas mababa po yung
presyo, tapos na siniswerte po sa inyo, talagang sa inyo na po kukuha yan. Yan po yung ina-advise ko lagi. Okay, nako, mga kasabong, pangit na pangit po yung magkakaroon kayo ng Butta Expo bago pangalan ng ibang blood, ibang breeder na nakalagay sa sarili nyong boot. Sampal. Sampal ho, sampal. Sampal po sa mukha yun. Nako, nagbut ka pa. Nagbut ka pa. Kung ganyan lang, edi bago bumili sa'yo yung kliyente, bibili na doon sa ano, doon sa nilagay mong pangalan ng farm na kinukuhaanan mo. Nagbut ka pa. Kaya mahirap po yan, mga sabong. Advice po yan, mga sabong. Maraming salamat po. Have a blessed Tuesday.